May nag-share, tapos nakishare din ako. Mm-hmm. Tapos naisip ko, ah, sa amin to ah, inandun naman siya. Mm-hmm. Kaya nag-chat ako kagad sa kanya. Sabi ko, puntahan mo sa simbahan kasi malapit lang dun eh. Mm-hmm. Kaya nag-utos din siya, pinapuntahan din niya kagad. Mm-hmm. Kaya yun ang ano nakuha. Siya yung subscriber mo, sir. Oo. Ah, ito yung subscriber ko, mga kalingat. Palang araw sa inyo mga kalingap. Ako lang po ngayon ang nagbabiyahe. Meron po akong good news sa inyo mga kalingap. Ito po ay tungkol sa yung hapon na nagiging palaboy po sa Cebu. Ang good news po nito mga kalingap, noong isang araw dumating na po si Yusuke Noguchi po dito sa Japan. Yes, natutuwa kami mga kalingap kasi parang isa tayo sa mga dahilan na or nakatulong na makakauwi po si Yusuke Noguchi dito. Ngayon po, ako lang mag-isa ngayon. Gustong sumama si Mrs. Kalingap pero dahil mayroon po kaming business na dapat asikasuhin, hindi po siya nakasama mga kalingap. Kasi ngayon din po sa Japan ay ito po ang time na lumalabas po ang mga babayarin lahat ng klaseng tax po, residence tax, yung road tax, yung tax namin sa negosyo namin. So kailangan nating mag double time para tayo makabayad. Mahirap na po dito sa Japan kung hindi makabayad. Tatakutin ka po sa gobyerno dito na i-kumpiskahin ang property na meron kayo dito. Kailangan lang natin na sumunod sa mga batas kung saan po tayo mga kalingap. So ngayon po mga kalingap, bumabiyahe po ako papuntang Yuki, Ibaraki, Ken mga kalingap. Kasi yung time na nag-post po tayo ng video tungkol po sa hapon na tinawagan natin yung nanay niya para makipag-ugnayan po sa Japan Embassy sa Cebu. Meron po isang subscriber na nag-share sa ating video at tinawagan pa po niya ang kanyang pinsan po ng asawa niya na palagi ding pupunta po dito sa Japan. Ang natawagan po niya, sabi po niya, pinsan po ng asawa niya ang talagang tumutulong po ni Yusuke Noguchi doon para ma-process po ang lahat ng mga dokumento niya pabalik po dito ng Japan. Although naka-assist po ang Japan Embassy. So ngayon po, noong isang araw dumating si Yusuke kasama yung nakatulong doon sa hapon mga kalingap. At sila po ay kumontak sa atin, makipag-meet sa atin. And ngayon po papunta po tayo. So ang biyahe ko po ay 35 minutes papunta doon sa kanila. Kahapon po, tinatry nila na kontakin si Yusuke para ma-meet din po natin. Pero siya po ay nagpapahinga sa ngayon at sa sunod na lang po, sa sunod na mga araw. Doon ako na-excite mga kalingap kasi syempre first time ma-meet natin yung hapon na si Yusuke Noguchi. 27 minutes, darating na tayo doon mga kalingap. Stay tuned! Medyo na traffic po tayo mga kalingap. Maraming malalaking sasakyan o nakahinto lang. O mga kalingap, nandito na po tayo sa bahay nila. At yan, maganda ang kanilang bahay. O may aso pa. Ay, jamashimas. Ay, doso. Oh, ito po si ate. Oh, na-vlog kayo ngayon. may nakita ang oh. Yeah. Yan si ano. Si Yusuke Noguchi nakarating na dito sa Japan. Yan. As silang ano? Kanina siya. Ano, magsagot lang. Sige, sige. Sagot lang daw siya. Oh. Oh, ba't na ano, ma'am? Anong nangyari doon ni ano? Hi, sir. Good. After dito ka. Wag lang lagi yung kasi ah? Na ako.
So, mga kalingap, ito po lang. Si ano. Oh, sige, sige. Ayaw mo muna magkita. Si ate po, siya po ang ano, talagang tumulong doon sa Cebu ni Ayos Kinoguchi, pero ayaw daw niya magpakita sa cam. Wag lang. Okay, voice na lang daw. Oh, ano pang nangyari, ma'am, doon ni ano, Ayos Ki? Sa awa naman ng Diyos, right now nandiyan na siya sa ano sa family niya. Sorry sir ha, kasi hindi ko talagang sanay sa Tagalog. Oh, Bisaya ako nga din eh, Bisaya din ako. Oh, so yun, kasama kahapon dumating kami kahapon ba yun, the other day ang flight Friday, namin Friday. From Manila or Friday ang flight namin from Manila around kasi Cebu Manila Cebu Manila narito kami. So yung flight namin 2:30 tapos nag-delay. Pero dumating talaga kami ang time at 1:30 p.m. At sa awa naman ng Diyos, dumating din yung kapatid niya who is also his twin. His twin brother. Because yung mom niya, dalawa lang sila. Twin silang dalawa. Happy talaga si nanay. Umiyak pa dahil yun nga at least nakita niya yung anak niya. Time learn. 1 year yan. Malis sa kanila. That was last March nung namatay yung tatay niya. Tapos naglayas. Naglayas. So, ano bang nangyari, ma'am, ni Yusuke doon? Ba't naging palaboy sa Cebu? Yes, the reason na hindi sana ako sasali sa ganito. The reason I have to, ano, kasi sabi ito kasi yung pinsan ko nagpakita sa akin nung ano, kasi hindi ko masyadong nag-ano sa Facebook. Tapos, yun nga, nakita niya nandun doon sa simbahan. Tulungan. Dapat tulungan. So, pumunta ako ng church, I have to pray before I act, I have to pray. Then when I pray, God lead me to a word that we have to show love. So, nung pumunta ako sa church, sabi nung ano, nung guard at saka mga tao doon, hindi siya nagpupunta ng gabi. Early morning at saka hapon, sandali lang talaga yan. Tapos umalis. Tapos sabi ko, ng gabi na yon Sunday, na if makita nyo, ihatid mo sa bahay. Kasi sa amin kasi, in front of the church corner, nandyan lang yung sa aming building namin. Oo, so, early morning nga, nung kinabukasan, dumating siya, ito yung ano niya, yan yung ano niya, wait sir, ha? Ito yung mukha niya nang tumating. Oo, yun nga. Dumating siya parang sa bahay. Parang dugyot na dugyot yan siya. Yan, dumating siya sa bahay, yan. Ang ano niya. So, sumpayat, no? Payat talaga. Ayan, yan. Tapos, yun, binigyan niya ako ng number ng nanay niya. Tinawagan ko agad. Tapos, at least, it's true. Nga, nawala nga daw to. One year nawala sa kanya. Ganyan. So, pinapabihis ko po. Tapos, nakain. Tapos, after that, ayan, kumain yan siya. Nagpabihis na kumain. Tapos sinama ko, papunta na kami niyan, inano ko muna, papunta kami sa embassy. Ayan, pinunta ko agad sa embassy kung anong pwedeng maitutulong sa kanya niya, nandoon kami. Kawawa, no? Yes, actually we were able to get inside the room of the Japan embassy consul, pero I can't anong niyo because hindi daw pwedeng to make it short, supposedly, i-ano namin siya doon, ito torn over. Tapos, sabi ni Japanese consul na hindi na kailangan dahil meron naman daw parent at saka kapatid na kumontak na sa amin. So, hindi na, wala siyang may-ari, talagang meron siyang maanuhan. So, at saka wala daw sila doong place na pwede nilang mapapastayhan ng mga Japanese na ganyan. Tsaka iniwasan din nila yan, sir, kasi marami din kasi mga Japanese na naglilaklak. At sa inuubos ang pera. Tapos, yun. So, iniwasan nila yung ganun. So, that's what I've heard. Tapos, yun nga. So, sabi ko, sige, we will just take care of him. Pero ang gusto lang namin, tawagan nila yung... What happened kasi daw, meron yung mga gamit niya, hindi dinurobo. Hindi dinurobo yung gamit niya. Yung gamit niya, nandun sa hotel na sinestayhan niya. So wala siyang pambayad o ganun? Well, meron siyang pambayad. Ang nangyari, ang sabi nila, dahil hindi na daw nila pinapapasok doon, kasi tinanong ko siya, bakit ka hindi na bumalik doon? Sabi niya, hindi na nila ako pinapapasok. Sarado na yung room ko at saka wala. Eh, bakit hindi ka
kumuha ng ano, hindi na daw siya papasukin. Mm-hmm. So, sabi naman yung hotel na yon. Oo. So, pumunta kami doon, yung hotel na yon, sabi niya namin, si embassy nagsabi, puntahin nyo yun, kunin mo yung gamit niya. Sabi namin, hindi namin pwedeng kupunin, kasi tumawag kami sa hotel. Hindi namin pwedeng kupunin na kami lang, kasi sabi na kailangan kasama kayo. Mm. Dahil daw, hindi daw matino. So, sabi namin, kung hindi, pero kahit hindi, meron namang pambayad si Japanese. Ba't hindi nyo pinaano? Ba't hindi nyo ibibigay? Hindi nga, kasi nga, hindi nga matino. So yun, pumunta kami sa isang counselor who is a friend. Tapos yun nga, she happens to be like head of the tourism. Tapos sabi nila, kung hindi ba tino, di dapat hindi nila pababayarin. Kasi they have to pay, this person has to pay for 3 months of which hindi niya, hindi siya nag-stay doon. Naggalagala. Gala na kay hindi nila pinapapasok eh. Tapos pababayaran pa nila. Pa ng 103,000. But anyway, what happened? Binilhan sila, inano sila. Tagal-tagal pa, ang dami pang proseso. Sabi nila, sige, hingi ka muna ng kala nito, authorization ng brother na ibigay sa inyo. Sabi ko, sige, naghingi kami. Binigyan naman kami ni brother. Sabi ko, padala mo na lang din ang menkyo para sigurado. So, dala din yung menkyo niya. Tapos yun nga, pag dating namin doon, hindi naman daw pwede. Dahil how sure are they na talagang kapatid? Sabi ko, tingnan yung mukha. Sa passport niya, at saka yan siya, at saka yan. Di ba, magkaparehas na mukha siya. Oh, kaparehas na mukha. Okay. Para wala na talagang ano. Tingnan mo yung birthday niya at saka birthday dyan. Di ba? Parehas kasi twins sila eh. Oh, wala na naman sila. Ma'am, hindi pwede kasi kailangan ng lawyer. Doon na lang tayo sa court mag-anuhan ng ano. Kasi hindi nga daw pwede ang embassy. Kasi ayaw nilang mag-ano na, makialam. Hugas kamay sila. Yeah, ayaw nilang makialam. So, yun. Sabi namin, kailangan pa ba ng ano lawyer? Kailangan pa. Kung kayo pupunta ng Japan, tapos aalis kayo kasi naglalagari kayo. Tapos kunin yung kailangan nyo pa ng ganun. So, anyway, to make it sure, a lot of process has been done. Marami kaming mga taong, ano, the mayor, lahat. Of course, sabi ko kay Yusuke, let's pray na lang Yusuke talaga. Every time naman kasi, sumasama yan sa akin pag magsimba. Sabi, you stay here, you just rest. Talagang sumama siya. Tapos mag-prayer meeting kami. Anong prayer request mo? I have no money. Prayer request niya palagi. So, by God's grace, dumating ang araw na talagang nagpunta kami ni Mayo. Naghanap kami ng isang counselor, si Counselor Alcover, yung barangay counselor din namin doon. Pinadala kami ng isang tao niya nung pumunta kami sa Cebu City Tourism. Sabi, okay, mag-usap muna tayo dito. Tapos tinanong nila ato, are you willing to pay? So, ginapit ng Japanese ako sa kanya. Are you going to pay? Sabi, yes. Saan ka pangbayad? Nandyan sa ano ko, things ko. Sigurado ka bang meron? Sabi niya, yes, sigurado. Kasya bang pangbayad mo? Kasya. Sabi niya, kasya. Sobra pa. Sabi niya doon sa ano. Tapos, sabi ko, bakit ba? Magkano? Hindi ko kasi alam. But before that, sir, nalaman namin yung dumating kami dyan, dumating siyang October, so 1 month, dapat yung visa niya 1 month. Eh, nangyari yan, nagkita kami April, for sure, ano na siya, yung visa niya. TNT na pa natin, overstay. Yeah, TNT na siya, overstay na siya, so we have to, so we need his passport. So yun, inano namin, sige, kunin mo yung passport, muna namin. So kinuha namin yung passport, nag-ano kami, pina-extend namin ng May 25. So, hindi pa kasi sana ako pupunta dito ng May 25 kasi marami kasi inaasikaso bago pa lang kasi namin nakuha yung accreditation from Saka. Dadalhin pa sana namin yung nila para makuha namin yung LTO namin. Limiting ito, so we have to, binigay ng Lord sa amin, so we have to face it. So, yun, nang nakuha namin yung visa niya na extend na. Sa awa naman ng Diyos na nag-decide ako, invite ako ni ng Foundation, Filipino Foundation dito to attend this Philippine Consular
what's this, Philippine Embassy Consular Outreach. So, sumama ako. Kaya sinabay ko na siya. Mm. Sabi ko siya, sasabay siya. Kasi, ayun yung umuwi, sir. Dito sa Japan? Ayun yung umuwi. Mas gusto niya sa Pilipinas. He wants to stay. Mm. When we took his money from the hotel, and that time, yung, anong day ba ito nung kinuha namin. Sabi niya, I don't want to go home. I want to stay. Please use my money. Kung no, I cannot use money. You have to go back. Go to your mother first and then we'll talk about coming back to Philippines and you want to make business here. So, yan, we did. Nakuha namin yung pera niya. Binayaran namin yung hotel. So, marami talaga siyang pera. Marami talaga siyang pera. Oh, grabe naman tong hotel na to. For 3 months, pinaalis nila yung tao. Tapos kawawa. Walang kain. Medyo, ano niya, sir, may parang may trauma pa siya. Kaya sabi ng nanay na, which they're willing to let us meet Mr. Yosuke on June 3 if you have the time para ma-meet natin. Pero hindi lang doon sa bahay niya. Oh, pwede. Sabi ng kapatid, sabi ng kapatid niya. So, 'yun lang sir. I just want you to know na walang nagdurobo siya sa kanya. At saka may nag-comment doon sa video ko na sir, hindi naman siya ninakawan. Na-hold lang yung mga gamit That's niya. That's right. Ikaw ba ang nag Mrs. Candy. yung anak. Ito to kwarta din pag iyak ko. Yeah, but kinuha talaga namin yung mga things niya. Tapos inano na namin siya. Nung pumunta kami para hindi siya ma-stress, inaaliw ko siya na kasi pumunta ako na mag-tour, wala hindi naman nakapag-tour dahil na-hold yung pera. I don't want to the hotel kasi they have their own reason. So yun, inano namin, kumain kami sa kainan namin. Binigay na yung mga yun na yung mga thanks niya. That's it. So yan, ang dami palang pera si so pangit yung ginawa sa hotel na yun, no? Siguro hindi, pa na lang sir, para okay lang po ba, kasi hindi pa, masaya lang niya, marami siyang pera. He can afford kahit ilang, sir, tapos yun, binigay lahat. Sabi niya may nawala, I just don't know if it's sure, basta meron bang nawala niyang pera. Pero lahat ng pera niya is yen, there's no peso there. May only there's only 1,000 pesos. He got money, really. He got some money na. Hindi sana siya yun yung mga things niya. Inamag na. Kasi 3 months kasi na, no? Pinapapasok sa hotel. Hindi pinapapasok. Hindi 3 months, 1 year na yan siya. Hindi, pero 3 months siya doon sa hotel. Ah, sa hotel? Inamag na. January 2, siya nag-check-in. Grabe naman. Oo. So, yun ang, ito yung tourism na nagtulong sa amin. Na doon. Sino bang, anong pangalan po niyan, ma'am? Si Mr. Neil Obneke. Mag-credit natin yung, And then, nag-give you yan. Sa tourism, siya nag-help. Pati yung, si Yosuke. Pati yung, si Barangay Councilor June Alcover. Ito yung tao niya pinadala. Ito. Ito. Hindi sila nakaano na yan. Yan, si, sir, bigay ko din sa iyo yung name later. I have to ask permission from them. So that's them. Tapos dinala ko siya sa sir. I have to bring him along wherever I go. Kasi hindi man siya makinig sa iba kung kasama sa bahay. Because I want him to eat well. Kasi parang na-trauma nga. So dinala ko kasi nagkuha kami ng US visa namin. Pumunta kami ng Manila. Dinala ko na rin din siya. Para naman siya. Naglalaro pa. Yun nga, nakita ko yung picture niya yung dumating kayo dito sa Japan. Sabi ko, tumaba na si Yosuke. Medyo na tumaba eh. Ayun, sana na lang makapag-asawa siya dun sa Cebu. Hindi ako nilig
babae. Duksin, duksin. Oo. Ay, mailag din yan. Ito lang natin. Oh, sa Manila yan, di ba? Sa Manila, oo. Kasi hindi pa nga daw siya nakapuntang ano. Hanggang Cebu nga lang daw siya. Wala siyang kasama doon na nagpunta? Wala. Sabi din ng hotel, wala siyang wala babae siya kasama. Oh, tapos talaga sabi ng taga Robinson's, doon siya palagi nagtatambay sa Robinson. Nalagari lang daw doon. Para daw niya bahay, umaga pa lang doon na daw yan siya. Sa Robinson Galleria. Eh, bakit ba yung steak o pala eyeliner? So, yun ha. Ayun. Di ba siya, ano mga, siya mag, ano, mag, ano ba nga yan sa akin, o? Di ba nga siya, ano? Talaga, oh. Ito pala ang tunay na ano nangyari. Yeah. Kasi ito ang tunay nangyari, sir. And then yun, umuwi kami yan. Nung pa-uwi kami. Yan, yung pa-uwi kami. At, yan. Nung kinanong ko si nanay niya, pag ganun ba siya? Oo nga eh. And then, so, kawawa nila. Talagang twin eh. Kamukha talaga sila. Kamukha talaga sila, sir. Umitim lang yan siya siguro dahil sa kalalagari niya. Buti na lang na may ano nagbigay din ng pagkain before na-meet ka. Nakita namin sa mga bags niya, mga noodles. May nagbigay daw sa kanya ng noodles. Tapos meron siyang mga 500 pesos sa binigay niya sa akin. I don't like money. Pwede ka ma-vlog, no? Okay. Saan mo na ano nakita mismo para mapadala yung video? May nag-share. Tapos naki-share din ako. Tapos naisip ko, sa amin to eh nandoon naman siya. Kaya nag-chat ako kagad sa kanya. Sabi ko puntahan mo sa simbahan kasi malapit lang doon eh. Kaya nag-utos din siya, pinapuntahan din niya kagad. Kaya yun ang ano nakuha. Siya yung subscriber mo, sir. Ito yung subscriber ko, mga kalingat. So kasi nung nakita namin yung video na yon. Tumawag kami kinabukasan sa nanay niya. So, yun na ang sinabi na tinulungan na daw siya doon at nirescue na daw siya sa embassy. So, ang alam namin, nandun talaga siya sa embassy. Wala. Tapos, pagka nung last week, tumawag din kami para i-follow up kung anong nangyari ni Yusuke. Sabi niya, wala ng problema, papunta na dito. Pero hindi daw niya alam kung kailan. Yan ang sabi ng nanay. Nagpapasalamat din siya sa mga Pilipino na may tumutulong. Mga kalingap, ito po'y credit ni Ma'am. Pwede ba, kahit pangalan mo lang, Ma'am? Work.talk Manpower Services. Work.talk Manpower Services. Ano po yun? Nagpapaalis po tayo ng specified skilled workers. Ito, virgin company. Ito, mga kalingap, marami tayong mga trainee na gustong pumunta dito sa Japan. Pwede natin kontakin ang Work.talk Manpower Services. Yeah. Nagpaalis po sila ng mga empleyado galing po ng Pinas. Workers po, hindi workers. Trainees. So, Di ba, mas maganda. Yeah, they will come here to work, not as us. So, meron na kayong mga tawanan dito? I'm a virgin company. So, ngayon pa lang, kumukuha pa lang ako ng mga job orders. What I have now is food and beverage pa. So, yun pa. Yun ang pinaka-hiring ngayon, di ba? Hindi pa ako nagpapalis. God willing, baka may darating na dito sa October. Wow. Okay. So, tamang-tama yung natin, mga kalingap, si ma'am. Makakatulong to sa mga Pilipino na gustong pumunta po dito ng Japan. Para may website siya, pwede mo bang maano yun? Pwede, no problem! It's Work.talk Manpower Services. Work.talk Manpower Services. And this is the website po. So, dito kayo mag-apply, mga kalingap. Yeah. If you want to work in Japan as a specified skilled worker, and then you can stay here forever if you have. Wow. Maganda ang bigyan lang sila ng resident visa. Pag maganda yung performance. Ito yung ginagawa namin every day in the morning. Yan, nag-exercise yan si Mr. Yusuke every morning. So at least nagkausap kami. Nung isang araw, sabi niya, iro-iro, arigato. Tapos, yun. Sinabi ko sa kapatid niya, for past 4 years, talaga din yung help niyo sa kanya.
at saka makita din siya. I'm thinking na kung pwede sa kanila, tapos sabi na kung pwede sa labas lang. Oh, pwede ma'am, pwede. Okay. Oh, walang problema. So, that will be on June 3. Bibigay ko sa user yung place at yung saka location. Time. Oh, sige, no problem. So, thank you, sir. So, maraming salamat talaga, ma'am. Sa tulong ninyo kay Yuski.